Staring out the window, reaching for a North Star, waiting just to wake up from this nightmare where you could be right back in my arms, dancing to the limbo, stuck here in the middle. Update guys, day 9. So natanggalin ni Doc yung stitches ko. So hindi ko na na-vlog yung pagkatanggal yung stitches ko sa clinic. Kasi sobrang sakit niya talaga, B, as in. So mas masakit pa yung pagkatanggal ng stitches compare nung ginawa yung ilong ko. Pero kung kaya ko, kaya nyo rin. So meron pa siya mga scars guys. Pero sabi ni Doc, wala ko ilalagay na kahit anong ointment sa ilong ko. So ang gagawin ko lang, inom lang ko ng vitamins. Itutuloy ko lang yun. And mag-hot compress lang ako. So ito na yung itsura ng ilong ko guys. I'm so happy kasi meron na talaga siyang bridge. So nagbumuka na talaga siyang natural compare nung tinanggal yung cast ko na sobrang taas niya. So ngayon mas nagiging okay na siya. So medyo namamaga pa siya guys, especially yung tip niya, pero hindi na ganun kamaga. And guys, sabi ko nga sa inyo sa unang vlog ko na hindi pa to yung pinaka result niya. So 6 months to 1 year pa siya. Kaya super excited na talaga ako. Hi guys, update. So 3 months post op ko na guys. So sobrang bilis no, nakapagawa ko pa lang ng November 7. And ngayon guys, 3 months niya na. And as you can see, ang laki na talaga ng difference niya. So ito guys, yung aking before. So kung gusto niyo pa makita yung mga before pictures and videos ko, ilalagay ko na lang yung link sa baba nung part 1 ng rhinoplasty journey ko. So guys, hindi na ako nakapag-vlog ng mga ilang araw kasi gusto ko mapakita sa inyo na medyo okay na siya, na hindi na masyadong namamaga. Pero syempre, wait pa tayo mga ilang months kasi 3 months pa lang siya. So yung pinaka-heal niya talaga is 6 months to 1 year, pero gustong-gusto ko na talaga yung nose ko ngayon. So thank you so much Jansen Pam and Doc Jonah. Sobrang galing nila guys. So ang dami na rin nagpapagawa sa kanila, kaya mag-go ka na kung gusto mo magpa-rhinoplasty. So guys, kung napapansin nyo, medyo may contour din yung face ko. So nagpa-surgery na naman tayo, nagpa-buccal fat removal ako sa Jansen din guys. Way too long, but I don't wanna come down. Caught up in a long free fall, you got me off of the ground. So update guys sa aking buccal fat removal. So ito na yung face ko ngayon, wala pa siyang pamamaga as in, kasi lagi ako nagko-cold compress. Pero depende sa katawan nyo guys. Pero ito na yung face ko. So meron na siyang parang contour dito. So medyo nahihirapan ako ngayon guys sa pagkain kasi may tahi nga siya sa loob. So dapat lagi rin akong soft food and bawal din ako sa mga matitigas. So lagi rin ako nagsusuot ng ganito guys. Pero tinanggal ko lang siya ngayon para makapagsalita ako ng maayos. So nahihirapan lang ako dito guys, itong band na to pag matutulog ako kasi lagi nga siyang dapat suot. Mag-insert ako ng dito na suot ko siya. So guys, magte-take ako ng mga meds ngayon. So ito yung mga binigay si Jansen Cosmetic. So ito lang din yung gamot guys nung tinake ko nung nag-rhinoplasty ako. Kaya kayo, kung may ipapagawa kayo, isabay-sabay nyo na talaga yun para isahang meds na lang. So ako yung rate ko ngayon yung BFR ko, buccal fat removal ko ngayon. So 5 out of 10 lang siya. So wala pa naman ako masyado na feel na sakit. So guys, yung ginagawa yung buccal fat removal ko, meron naman siyang anesthesia, pero guys, habang ginagawa siya, merong uncomfy lang na feeling. So meron ka mag-feel na pressure kasi nga hinahatak yung mga fats sa cheeks mo. So ngayon guys, magte-take na ako ng mga meds. Ito yung mga binigay nila guys. Meron din ascorbic acid dito, so vitamin siya. So hi guys, ito na siguro muna yung pinaka last update ko sa rhinoplasty journey ko. So hindi ko pa alam kung kailan ako mag-upload ng next vlog. Ang dami rin na nagtatanong sa inyo kung ano update sa nose ko. So kung hindi nyo alam yung TikTok ko guys, i-follow nyo na kasi nagpo-post din ako ng mga rhinoplasty journey ko doon. So this is me guys, 4 months post-op ng rhinoplasty ko. So ito yung tsura ng front niya and ito guys yung side profile. So sobrang ganda na talaga guys. And yung update sa buccal fat removal ko, so hindi na ako masyadong nakapag-vlog doon.
dito. Kasi nagka-problema yun dito kong side, pero okay na siya ngayon. And ito siya guys, meron na talaga siyang contour as is. So best decision pa rin siya guys para sa akin. Kaya kung may chubby cheeks din kayo katulad ko, go na kayo sa Buccal Fat Removal. So sasagot ako ng mga tanong nyo ngayon guys na galing sa TikTok and dyan sa mga comments nyo sa baba. So ito yung unang question guys na ang dami-dami nagtatanong talaga. So magkano po magpa-rhinoplasty? Guys, itong tanong na to, depende kasi to. So depende sa procedure na ipapagawa nyo talaga. Pero sa akin is augmentation rhinoplasty with the plastic guys. So wala na siya talagang inner trim. So kasi gusto ko talaga maging magmukhang natural talaga. Yun yung sabi ko kay Doc. And kung tinatanong nyo ako kung may peg ako. Yes, may peg ako guys. Pero hindi talaga yun yung pinaka-pinagawa ko talaga. Kasi sabi ko kay Doc, yung magiging bagay talaga siya sa face ko. So yung price niya guys is around 60k and yung mga meds nila guys is nasa mga 3k plus and isasama ko na rin yung buccal fat removal ko guys. So nasa mga 40k siya. Hirap din kasi guys pag may pinaka-peg ka and hindi siya masyadong babagay sa'yo. Pero sa akin guys, ito gustong gusto ko talaga siya and yung pinagawa ko is silicone to. So next question is, saan ka nagpagawa ng ulong? So pasensya na kung notebook lang yung gamit ko. So ito guys, lagi ko sila minimension sa Janssen Cosmetic Manila. So sa Robinson Manila lang sila. Sa likod lang sila nun guys. So pagbaba nyo ng Pedro Hill LRT, so pwede nyo nang lakarin kasi malapit na sila sa LRT guys. Sa The Midland Plaza sila. So makikita nyo na dun yung Janssen Cosmetic Manila. So shout out guys sa Janssen and kay Doc Jonah. So next guys is, masakit po ba magpa-rhinoplasty? So ang dami rin nagtatanong na ito sa TikTok. So guys, hindi talaga siya masakit. So yung pinaka mafe-feel mo lang talaga is yung anesthesia. So guys, gising ako nung ginagawa yun. Pero wala ko na feel na kahit ano. So pagtapos is uncomfy lang talaga siya sa feeling. And guys, yung pinaka mafe-feel mo talaga is yung pagtanggal ng stitches. So mas masakit yun kesa dun sa ginagawa yung ilong mo. So kung i-rate ko siya 8 out of 10. So ganun siya kasakit. Pero kung kaya ko, kaya nyo rin. So kaya i-go nyo na yung rhinoplasty. So next question guys is, nagsisisi ka po ba na nagpa-rhinoplasty ka? So yung sagot ko dito guys, ng mga 7 days post-op ko, lalo na yung pagtanggal ng cast, talaga nagulat ako kasi ang dami ko rin iniisip na bababa pa ba to, ang taas-taas niya, ganyan. Pero guys, lahat naman siguro na nagpa-rhinoplasty dumaan sa ganyan. Kaya literal na trust the process talaga guys. Pero ngayong 4 months na yung nose ko, wala na akong pinagsisihan. Sobrang tumas yung confidence ko. Sobrang naging happy ako. So ngayon guys, hindi ako nagsisisi. Next question guys is, bakit ka po nagpa-rhinoplasty? So ito guys, ikukwento ko sa inyo ng konti. So yung pumunta ko sa clinic guys, laban na laban na ako kasi gusto ko na talaga magpa-rhinoplasty guys, matagal na. And biggest insecurities ko siya since high school guys. And yung cheeks ko, kaya rin ako nagpa-buccal fat removal. High school pa lang naman ako nun guys, kaya hindi ko pa masyadong sinensuryoso ng mga time na yun yung rhinoplasty. Pero habang nagkakaroon ako ng edad, habang ang dami ko nakikita magandang ilong, sabi ko, sana ako rin, gusto ko rin ganyan. And ang dami ko na talaga nakikita ang nagpo-post sa TikTok na nagpa-rhinoplasty. So nagiging normal na talaga siya. And alam nyo ba dati guys, sobrang hilig ko mag-nose contour, mag-contour sa cheeks ganyan, pero ngayon hindi na, kaya sobrang happy ko na talaga. So ang dami nagsasabi rin na dapat makontento tayo sa binigay sa atin ganyan, pero doon na tayo sa magiging masaya tayo, sa magiging confident tayo. Do what makes you happy and confident talaga girl. So ayun lang guys, sobrang happy ako na na-share ko sa inyo yung rhinoplasty journey ko. So gagawa pa ulit ako ng part 2 about sa mga tanong nyo about sa rhinoplasty journey ko and sa buccal fat removal. So pwede rin kayong magtanong doon, i-comment nyo lang sa baba and mag-comment din kayo sa TikTok ko, so i-follow nyo na rin ako. So thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye! Oh,
Thank you.